Magandang araw mga bata! Maligayang pagdating sa ating klase sa PE2! Ako nga pala si Teacher Cha, ang iyong guro para sa signaturang ito. Para sa ating layunin, pagkatapos ng mga kasanayan sa module na ito, inaasahan na ikaw ay nakakakilos ng may kapareha at kasamang grupo sa loob at labas ng isang lugar at naglalarawan at pamilyar sa mga kasanayan sa pagtag at pag-iwas o dodge. Kumusta mga bata? Handa na ba kayo para sa ating bagong aralin sa physical education? Wow! Natutuwa akong marinig yan! Tara! Halina't matuto! Kasama ko! Quarter 4, Week 7, Physical Education, Galaw, Hakbang at Laro, Tagging at Dodging. Mahilig ka bang maglaro? Mayroon bang magandang naidudulot ang paglalaro sa ating katawan? Tingnan at pag-aralan natin ang larawang ipapakita ko. Ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Tama ka, sila ay naglalaro. Ang paglalaro ay nakatutulong upang mapaunlad ang lakas ng iyong kalamnan. Tuklasin. Ngayon naman, tignan at pag-aralan ang sumusunod na mga larawan. Subukan mong tukuyin kung ano ang tawag sa mga laro na nasa larawan. Ang mga larawang ipapakita ay mula sa Manya Cultura Foundation, Filipino Companies Organized a Company for Sportfest using Larong Pinoy Games. Ang pamagat ng ating laro ay Hulaan Mo! Handa ka na ba? Tara na! Para sa unang larawan, ano kaya ang tawag sa larong ito? Tama ka, ito ay Luksong Tinik. Ang luksong tunik ay isa sa mga popular na larong Pilipino na nilalaro ng dalawang koponan na may parehas na bilang. Ang bawat koponan ay mamimili ng pinuno na malimit na may kakayahang pinakamataas tumalon sa grupo. Ang dalawang manlalarong magkaharap ay pagdidikitin ang kanilang mga talampakan na magsisilbing tinik. Magsisimulang magsipagtalon ang bawat miyembro ng kabilang koponan sa tinik hanggang makatalon ang huling kasapi. Kung sakalit may tumama sa tinik ay daragdagan ang pagpatong ng mga kamay hanggang tumaas ito. Sunod na larawan, alam mo ba kung anong laro ito? Tama ka, ito ang patintero. Ang patintero ay kilala rin sa tawag na harang taga o harangan taga o kaya naman ay tubigan. Maaari itong laruin ng 3 hanggang 5 manlalaro sa bawat koponan.
kailangan munang gumuhit ng 2 o 4 na parisukat depende sa dami ng manlalaro sa bawat koponan bago mag-umpisa ang laro. Dapat ay pantay ang bilang ng miyembro sa bawat koponan. Dapat din na makatawid at makabalik ang mga kalahok ng kabilang grupo na hindi nahuhuli ng tayang grupo. Kapag mayroong nakatawid at nakabalik sa koponan na hindi nahuhuli ng mga taya, ay madaragdagan ang puntos ng kanilang koponan. Ang mga tumatakbo naman ang magiging taya kung sakaling mayroong isa sa kanila ang mahuli ng kabilang koponan. Sunod na larawan, alam mo ba kung ano ito? Tama ka, ito ang piko. Nilalaro ang piko sa labas, karaniwan sa mga daan. Kailangan ng mga manlalaro na pumili ng pamato. Ito ay isang bagay na ginagamit bilang pananda kung nasaan ang manlalaro. Ito ay maaaring maging isang piraso ng bato o di kaya ay tsinelas. Ang manlalaro ay kailangang maghagis ng kanilang mga pamato sa loob ng kahon. Kailangan hindi ito nasa guhit o nasa labas ng guhit. Ang manlalaro ay di dapat makaapak sa mga guhit. Hindi siya maaaring tumigil habang siya ay kumakandirit. Hindi siya maaaring mag-iba ng paang ginamit habang tumatalon sa mga kahon. Sunod na larawan, alam mo ba kung ano ito? Tama, ito ang tiyakad o kadang-kadang. Ang kadang-kadang o tiyakad ay isang pabilisang laro na kung saan magpapaunahan ang mga kalahok na tumakbo gamit ang baong may tali. Nilalaro ito noong unang panahon hanggang sa ngayon. Sunod na larawan, alam mo ba kung ano ito? Tama ka, ito ang luksong lubid. Ang luksong lubid ay isang larong pambata na sinasabing nagmula sa Kabanatuan, Nueva Ecija. Ito ay tinatawag ring jump rope sa Ingles. 2 lamang ang panuntunan sa larong ito. Una, hindi dapat madapuan ng lubid ang anumang parte ng katawan ng lumulukso. Ikalawa, hindi maaaring tapakan ng lumulukso ang lubid. Sunod na larawan, alam mo ba kung ano ito? Tama ka, ito ang larong holen. Ang holen ay kadalasang laro sa labas ng bahay na kung saan maghuhukay ng maliit na butas sa lupa at pipitikin ang mga ito at susubukang ipasok sa butas. Ano kaya ang nasa larawan? Alam mo ba kung ano ito? Tama ka, ito ay ang sungka. Ang sungka ay isang larong may tablang ginagamitan ng sungkaan. Isang laro ang tabla na kabilang sa mga mankala na may 16 na hukay na nilalaro sa iba't ibang mga bansa. Ang mga larawang iyong nakita ay mga laro ng lahi. Tinatawag din itong larong Pinoy. Anong laro ng lahi ang nalaro nyo na? Isa-isahin natin ang pangalan ng mga larong nabanggit. Luksong tinik, tiyakad,
luksong lubid, patintero, piko, sungka, pollen, saranggola. Ang mga ito ay tinatawag nating laro ng lahi o larong Pinoy. Kabilang din sa mga larong ito ang tumbang preso at marami pang iba. Ang mga laro ng lahi ay kilalang mga laro dito sa atin sa Pilipinas. Ngunit bukod sa mga larong ito, may mga laro din tayo na kung saan may taya at tatayain. Ang taya ay ahabol sa ibang manlalaro na kung saan ang mga tatayain ay kinakailangang iwasan ang paghawak sa kanila ng taya gamit ang kamay o kahit mga daliri lamang. Tagging at dodging ang tawag natin dito. Ano ang tagging at dodging? Tagging. Ang tagging ay isang laro na may isa o higit pang manlalaro. Walang kagamitan na kinakailangan sa larong tagging. Nilalaro ng individual at walang kakampi. Ang mga manlalaro ay pumipili ng taya. Sa tagging, ang magiging taya ay siyang hahabol sa mga kasali sa laro at susubukan niyang hulihin ang iba pa sa pamamagitan ng paghawak sa kanila gamit ang kamay. Sunod naman ay ang dodging. Ang dodging ay ang pag-iwas at pag-ilag ng kasali sa laro upang hindi mataya. Pag-aralan natin halimbawa ng tagging at dodging. Patintero, habulan, agawan ng base. Dodgeball. Ang tagging at dodging ay laro na may kinalaman sa inyong pisikal na kakayahan. Sa tagging at dodging, kailangan mo lagi ng alertong pag-iisip, koordinasyon ng katawan, lakas at bilis upang makatakas o makaiwas. Panatilihin ang pagiging maingat sa iyong kilos habang naglalaro upang hindi makasakit ng ibang tao. Ngayong alam na natin ang tungkol sa tagging at dodging, subukan nating sagutin ang mga sumusunod. Sagutin natin, panuto, tukuin kung tama o mali ang bawat pahayag sa larong tagging at dodging. Para sa unang bilang, sa tagging, kailangan mong hawakan ang taya. Tama o mali? Ang sagot ay mali. Kapag ginawa mo ito, ay ikaw naman ang magiging susunod na taya. Ikalawa, sa tagging at dodging, kailangan mo lagi ng alertong pag-iisip, koordinasyon ng katawan, lakas at bilis upang makatakas o makaiwas.
Ito ba ay tama o mali? Ang sagot ay tama. Ikatlo, ang larong dodging ay maaaring gumamit ng bola o bagay. Ito ba ay tama o mali? Ang sagot ay tama. Maaari tayong gumamit ng bola sa larong dodging, katulad na lamang sa larong dodgeball. Ikaapat, ang larong tagging ay binubuo ng iisang manlalaro. Ito ba ay tama o mali? Ang sagot ay mali. Ikalima, sa tagging at dodging ay lumulukso sa dalawang magkapatong na kamay ang taya. Ito ba ay tama o mali? Ang sagot ay mali. Ang galing ninyo! Mahusay! Tandaan! Ang tagging at dodging ay laro na may kinalaman sa iyong pisikal na kakayahan. Sa tagging at dodging, kailangan mo ng alertong pag-iisip, koordinasyon ng katawan, lakas at bilis upang makatakas o makaiwas. Panatilihin ng pagiging maingat sa iyong kilos habang naglalaro upang hindi makasakit ng ibang tao. Wow! Mukhang handa ka na sa pagsagot ng ating module. Galingan mo, ha? Maraming salamat! Makinig sa panudo ng guro para sa gawain sa araw na ito.